Magandang buhay mga bata! Bago tayo mag-umpisa sa araw na ito, awitin muna natin ang pambansang awit. Tumayo tayong lahat, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas! Ngayon naman ay magdasal muna tayo, ipikit ang mata at taimtim na magdasal. Jesus, aming kaibigan, sa paglalaro at pag-aaral ay samahan. Gawing mapagmahal sa kapwa, handang-handang makinig sa guro at nakakatanda. Ito ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw. Sabayan niyo si teacher sa pag-awit ng Ang Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Ano ang ating panahon ngayon? Ituro mo nga. Ngayon naman, ating alamin kung anong araw ngayon. Sabayan niyo muli ako at kantahin ang pitong araw sa isang linggo. Ngayon ay araw ng Martes.
Magandang buhay! Ako si Teacher Joanne, ang inyong guro sa araw na ito. Bago natin umpisahan ang ating aralin, panoorin natin ito. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa'yo. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka? Mabuti rin po. Ano-ano ang magagalang na salita na inyong narinig? Ginagamit mo ba ito sa iyong pakikipag-usap? Sundan ninyo si Teacher Joanne sa pagbigkas ng iba pang mga salitang magagalang. Handa na ba kayo? Magandang umaga. Magandang hapon. Salamat. Walang anuman. Makikiraan po. Paumanhin po. Maaari po ba? Magaling! Laging tatandaan na dapat na maging magalang sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda sa iyo. Ako yung kaibigan, kaibigang libro, handang magkwento para sa inyo. Ingatan niyo ako, alagaan niyo ako, ako ang iyong kaibigan, kaibigang libro. Magandang buhay! Handa na ba kayo para sa ating kwento ngayong araw? Pero bago natin simulan ang ating kwento, narito ang mga salita na maaaring hindi nyo pa alam ang kanilang kahulugan. Bungis-ngis. Tawa ng tawa. Kulubot. Lukot ng balat. Kagigiliwan. Kinasisiyahan ng tao. Kaakit-akit. Gustong-gusto. Mangmang. Walang alam. Kanayon. Naninirahan sa parehong bayan. Hitik na hitik. Punong-puno. Sobra-sobra ang bunga. Umaliwalas. Sumaya, ngumiti. Punso. Isang nakaumbok na lupa. Masayahin ka bang bata? Sa kwento natin ngayong araw, tunghayan natin ang ating bida kung bakit siya laging masaya o nakatawa. Ang ating kwento ngayong araw ay pinamagatang Si Marites Bungis-ngis. Kwento ni Felisa P. Villanueva, guhit ni Ryan A. Villaruz. Ito si Marites. Namulatan niya ang masayang pamilya, kaya palatawa siya. Tuwing magkakasama sila ng pamilya, halakhakan at hagikikan ang maririnig sa kanilang tahanan. Bakit nga ba madaling matawa si Marites? Dahil sa mga pangaral nila nanay at tatay. Ang kanyang sagot. Kapag masayahin ka, ikaw ay laging mukhang bata at hindi mukhang matanda. Kapag masayahin ka, ikaw ay malusog at malayo sa sakit. Kapag masayahin ka, ang kutis mo ay kikinis. Hindi magiging kulubot. Kapag masayahin ka, lalo ang ngiti ay abot tenga, ikaw ay kagigiliwan. Hindi ka iinisan. Kapag masayahin ka, ikaw ay kaakit-akit tingnan at madaling lapitan. Kapag masayahin ka, laging may swerte na dadating, hindi mamalasin. Kapag naging maswerte ka, matutupad mo ang pangarap sa buhay at hindi magiging mangmang.
Ang pagiging masayahin ay nakakapagpaganda ng memorya at isip. Ikaw ay magiging bibo. Ang galing ko! Nakapasa ako! Kapag mataas ang grado mo, may matatanggap kang regalo kay nanay o tatay. Yay! Isang araw, may nabalitaan si Marites sa kanayon nila. Madali siyang humingi ng permiso sa kanyang tatay. Pinayagan naman siya ng kanyang ama. Tatay, maaari po ba akong makipaglaro sa kapitbahay? Okay. Sa isang kalapit na bahay din sa kanilang nayon siya pumunta. Gusto niyang makilala ang batang bagong lipat, si Lolita. Yun pala ang dahilan kung bakit siya nagpaalam sa kanyang tatay. Narating ni Marites ang bahay ni Lolita. Binati niya ito at ipinakilala ang sarili. Hi Lolita! Magandang umaga! Ako si Marites! Tumango naman si Lolita bilang tugon nito. Dumating si Aling Anita. Ipinabatid ni Marites na gusto niyang ipasya si Lolita sa bukid para mamitas ng mga putas. Aling Anita, maaari ko po ba siyang ipasyal? Bumiti si Aling Anita. Pumayag siyang mamasyal sila. Oo, ingat lang kayo. Si Lolita ay tagabayan. Pamangkin siya ni Aling Anita. Dinala siya ng kanyang ina sa nayon at iniwan kay Aling Anita para magtrabaho sa Maynila. Ito ang dahilan ng pagiging malungkutin ni Lolita. Narating nila ang bukid. Napahanga si Lolita sa malalagong lunti ang halaman at malalaking puno na hitik sa bunga. Wow! Ang ganda! Nilapitan ni Marites ang mga puno at binati ang mga ito na may halong hagik-gik. Kumusta, Bayabas? Pahingi ako ng bunga mo, ha? Ramdam ni Lolita ang paggalang at pagmamahal ni Marites sa kapaligiran. Namitas sila ng mga bunga ng bayabas at saging. Alam ni Marites na masustansya ang mga prutas at mabuti ang mga ito sa kalusugan. Hello, saging! Pahingi din ako ng bungang mo, ha? Halika, Lolita! Sabay natin kainin ang mga ito! Unti-unting umaaliwalas ang mukha ni Lolita at mumiti na rin siya. Nadadala siya ng kasiglahan ni Marites. Napakaganda ng mukha ni Lolita kapag siya ay nakangiti. Natuwa si Marites dahil nakita niyang umiti ang bagong kaibigan. Pinayuhan niya rin si Lolita na maging masaya para gumanda. Muling humagik-gik si Marites na sinabayan naman ni Lolita. Ang ganda mo walang umiti tulad ko! Hawak kamay silang nakaupo sa ilalim ng puno at kinain nilang dalawa ang mga prutas na pinitas. Baka sa kanilang mukha ang saya habang kumakain. Napansin nila ang umbok na lupa habang sila ay naglalakad pauwi pagkatapos nilang kumain ng prutas. May tanong ni Lolita kay Marites kung yun ba ang punso. Iyan ba ang punso? Tirahan daw yun ng mga nuno? Ikinuwento ni Marites kung ano ang mga nuno kay Lolita, batay sa kwento ng kanyang lolo. Sabi ng lolo ko, kapag daw naging kaibigan mo ang mga nuno, ay ibibigay nila ang hiling mo. Umikit si Marites at nakita niya na natupad ang kanyang pangarap na makalipad kasama ang nuno. Sila ay lumibot sa nayon at nagbigay ng candy sa mga bata. Ang saya-saya! Hagik-gik ni Marites. Para sa inyo, mga kaibigan!
Sa pagpikit na Lolita ay natupad ang hiling niya sa Nuno na makasakay ng eroplano at malibot ang mga lugar na nais niyang puntahan. Salamat, Nuno! Ang sarap palang sumakay ng eroplano! At biglang sumulpot ang nanay ni Marites. Bulaga! Bakit kayo nakapikit na nakabungis-ngis? Tayo na! Gusto niyo din bang maging masayahin tulad ni Marites? Kung ganon, ugaliin ngumiti araw-araw. Dahil ang batang masayahin ay mas kinagigiliwan ng marami. Naalala niyo pa ba ang kwento ni Marites Bungisngis? Sa gawain to, ano-ano kaya ang mga pangaral ng mga magulang ni Marites sa kanya? Ikahon nga natin ang tamang sagot. Ang letrang D na may tunog na D. Sundan mo nga si teacher. D. 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 Heto ang mga bagay na nagsisimula sa letrang D. 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 Daga. D. D. Dahon. D. D. Damit. D. D. Dila. Ngayon naman, sundan mo ako sa pagsulat ng malaking letrang D. Pababa, paikot. Pababa, paikot. Pababa, paikot. Ngayon naman, sundan mo ako sa pagsulat ng maliit na letrang D. Pababa, paikot. Pababa, paikot. Pababa, paikot. Nasundan mo ba si teacher? Bigyan ng palakpak ang iyong sarili. Nakikita nyo ba ang malaking letrang D? Kumuha ng pandikit at mga tuyong dahon. Ito ay ididikit sa loob ng malaking letrang D. Ngayong handang-handa na kayo, patulong na sa magulang o sino mang nakakatanda sa inyo. Ngayon ay handang-handa ka ng magpagabay kay nanay, tatay o kung sino mang nakakatanda na maaaring tumulong sa iyo. Hanggang sa muli, paalam!